So this is the common question that I have been receiving, paano magka-hire na extra income? Ang pagkita po ng pera is sa una lang din yung mahirap. Just like when you were young, nung inaaral mo yung ABCD, nahirap ka magbasa, magsulat. Pero nung inaaral mo na, like as if kaya mo na siyang gawin kahit nakapikit ka. Nung nag-aaral ka mag-drive ng sasakyan, di ba nang una, ang hirap, hindi mo naiintindihan, takot na takot ka, hindi mo alam paano pumina, mag-measure kasi baka bumangga ka. Pero nung marunong ka, like as if super dali na lang, smooth flowing na lang, kaya mo nang pumunta from one destination to another destination, nang walang kaba-kaba, kaya mo na makipagkwentuhan, hindi mo na iniisip masyado yung mga sasakyan around you. Ganun lang din po sa pag-invest or pagkita ng pera. Kailangan lang po natin siya matutunan at aralin. At pagtuunan ng pansin na talagang mas malaman yung step by step kung paano ba magsimula hanggang dumating tayo sa point na naging natural na sa atin ang pag-invest. Mostly kasi sa ating mga Pilipino, hindi masyado na-embed sa atin ang concept ng investing. Nasarado kasi yung utak natin na pag-invest, risky. When you say invest, risky. Pero alam nyo ba kung ano talagang risk? Ang risk is when you are financially illiterate. Pag wala kang alam about investing, that is risk. Kaya mostly ng mga kabataan ngayon, kung papansin nyo, ang daming mga millennials, mga Gen Z ang mas interesado sa pag-i-invest compared to sa mga older version ng sangkatauhan. Kasi we're evolving eh. We are now understanding na ang investing, hindi dapat kinakatakutan. Parang pagsakay lang yun sa bike, inaaral. Hanggang sa to the point, maging comfortable ka nang ginagawa siya regularly. So, I hope sa karamihan sa inyo na mabuksan yung utak nyo sa pag-i-invest. Regardless kung saan mo gusto invest, sa high risk man yan, sa low risk, sa moderate risk, ikaw, kung saan ka komportable na, kung saan tingin mong kaya mo na, then itry mo na, diba? Ako kasi personally, my advocacy is to help people na matutunan nila yung financial management. Ang financial management is not just about pag-iipon. Kasama dyan yung monitoring ng expenses, as well as yung pagpapalago ng pera. Kung masyado ka nag-focus sa pag-iipon, then kulang pa ang iyong knowledge when it comes to financial. Ako personally, I trade with Forex and that's how I invest my money. And that's how I let my money work for me. It's a form of investment kasi I earn through that without me giving so much effort on it. Kasi my money is earning on its own and it becomes my passive income. And dun papasok ang investment. That is why tonight we're gonna have our free Forex webinar wherein pwede namin kayo turuan kung paano kayo matututo mag-trade ng Forex passively. Na hindi nyo kailangan ma-intimidate, ah, kailangan ko ba matutunan yan kasi ang hirap aralin ng market. Hindi. With this, you just simply need to listen and understand yung ituturo sa inyo para magawa nyo na siya comfortably. Okay, so I hope to see you guys tonight. It's gonna be at 7 p.m. I'll put the registration link in the comment section. So see you guys tonight!